Stress reliever nyo ba ang mag-ipon at mangolekta ng mga paborito ninyong mga items? Naku, ibahin ninyo ang aming mga nakilala. Hindi small time ang presyo ng trip nila dahil yamang maituturing na ang halaga ng bawat isa sa kanilang koleksyon. Koleksyon ng mga gintong kotse at motor. Meron ding mga life size ng mga estatwa ng mga superhero. At ang in-demand ngayon, mga K-pop memorabilia. Mapapasana all talaga tayo sa mga 1 in a million collection. Pinag-ipunan, ginastusan, at iniingatan. Siguradong mapapapikit kayong lahat sa inggit at bilib sa koleksyon ng mga nakilala namin. Nito lang March 8, binuksan na sa publiko ang tinatawag na Omniverse Museum. Matatagpuan sa isang mall sa Makati City. Dito, makikita ang iba't ibang klase at laki ng mga paborito nating action superheroes. Tulad na lang ng Avengers, na sina Incredible Hulk, Captain America, Iron Man, Thor, at iba pa. Pero maniniwala ba kayo na lahat ng ito ay pagmamay-ari at koleksyon ng iisang tao? Siya'y walang iba kung hindi ang negosyante na si Ryan Season. Kwento niya, 19 anyos pa lang siya nang umpisa niya ang kanyang koleksyon at dahil daw ito sa pagkahilig niya talaga sa panonood ng mga pelikula. Mula sa isang piraso, hindi niya namalaya na unti-unti nang dumami ang kanyang naipon. Most collectors has a addictive personality, and I think I have that too, obviously. So yeah, I started small, and then I had this hankering for collecting every week, until yung every week naging every other day, hanggang sa isang room na puno, hanggang second room, third room, the house got full. Ang Star Wars ang isa sa pinakamarami sa koleksyon ni Ryan. Biruin nyo, 5 kwarto lang naman sa loob ng museum ang naokupa para lang sa mga Star Wars. Pero kung magiging superhero daw si Ryan, abay gusto niyang maging katulad ng kanyang lodi na si Iron Man. For one, it's suave. I love Tony Stark, the persona Tony Stark. And I just like how he designed the suits. Ang life-size Darth Vader bust naman na ito, ang itinuturing ni Ryan na pinaka-memorable at pinakamalapit sa kanyang puso. Niregalo kasi ito ng kanyang ama noong gumraduate siya ng kolehiyo. Ang pinakamahal naman sa lahat ng kanyang koleksyon, ang malahiganting istatwa ng Hulkbuster Mark 44. For one kasi, aside from the price, shipping. It came in 5 crates and it took 20 of us to build it and carry it. Bukod sa mga action figures, meron din si Ryan ng costume ni Superman at Batman na sinuot ng mga Hollywood actors na sina Henry Cavill at Ben Affleck na siyang gumanap sa mga karakter na ito sa pelikula. Sa kabuuan, nagkakahalaga na humigit kumulang 600 million pesos ang lahat ng koleksyon ni Ryan. Pero wala raw siyang balak ibenta ang mga ito. Nagdesisyon na lang siya na ilagay ang lahat ng ito sa isang museum para makita din ng ibang tao, lalo na ng mga bata. Sa loob ng 2 oras, up close and personal mo nang makikita ang mga koleksyon ni Ryan. Ang entrance fee, nagkakahalaga lang ng 1,499 pesos. When I add things to my collection, I remember where I got them, how much I got them, and may sentimental value talaga. I've always wanted to share my passion with everyone. Kasi aside from getting joy from collecting, I get greater joy with sharing it with my family, my loved ones. And this is the ultimate dream na for a collector like me. And finally, I was given an opportunity to actually do it. Kung milyon-milyon ang halaga ng mga koleksyon ni Ryan,
Dito naman sa Tinaguriang City of Love, ang Iloilo. May nakilala kaming kolektor na sa kulay pa lang ng koleksyon niyang mga sasakyan, mamahali na talaga. Lahat kasi ito, kinulay niya ng ginto. Sino ba naman ang hindi mapapalingon sa mga gininto ang sasakyan na ito kapag nakita mo sa kalye? Pagmamay-ari ng negosyanteng si Ducky Pamplona, mula SUV, van, sports car, pati ang kanyang mga motor ay ginto. Mapapasana all ka na lang talaga. Ang may kakaibang paandar pagdating sa mga gininto ang sasakyan. Walang iba kung hindi ang transgender woman na si Ducky Pamplona. Ang pinakapaborito daw ni Ducky sa lahat ng kanyang mga gold na sasakyan. Ang van na ito ng interior ay hango sa sikat na brand na Louis Vuitton. So Ducky, bakit puro ginto ang pinili mong kulay? Well, as you can see po, madam, yung ginto kasi, it symbolizes prosperity, wealth, and money. Mm-hmm. And then at the same time, yung ginto kasi talagang mahal ng parents ko. So, ginto kasi it's a part of marketing strategy also. Ah, ayun. At parang saka maganda sila sa Dubai. You seen Dubai cars are made out of gold. Oh, wow. Okay, so hindi lang talaga mga sasakyan. Ang iba pang bagay sa buhay mo, ginto din. Ginto din. Well, I love ginto. Gold and diamonds. Hindi masyadong halata. Okay. So, ano pang ginintuan sa buhay mo? Well, of course, yung puso ko. Oo. Ginto yung puso ko. And then at the same time, I'm planning to buy a jet ski na ipapaginto ko din. Okay. A bahay mo? Yung bahay ko, under renovation na, ginto din yung magiging color niya. Wow. Bukod sa mga sasakyan ni Ducky, may golden touch din siya pagdating sa pagpapaganda. Nagmamay-ari lang naman siya ng mga salon sa Iloilo. At para mas makaengganyo ng maraming customer, ang kanyang pakulo, libreng hatid at sundo gamit ang kanyang mga ginintuang sasakyan. Sinundo ako ng sports car. Sabi ko, grabe naman to si Miss Ducky Pamplona kasi akala ko promo-promo lang, ganun. Kung may nagpanganga sa mga ginintuang sasakyan na koleksyon ni Ducky, meron din namang mangilan-ngilan na hindi natutuwa sa kinang na dala ng kanyang mga golden na sasakyan. Kasi yung ibang tao medyo na parang naiirita ba pag nakikita yung gold. Sisilaw talaga sila pag may kasalubong kasi kapag nag-reflect ang kotse sa ibang kasalubong niya, silaw talaga sa mata. Ngayon may ibang tao na grabe nagagalit, nagrabe ang busina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Pinaka-in-demand naman ang koleksyon ng nakilala naming dalaga na si Rochelle mula Batangas. Mas matimbang pa daw sa ginto ang kanyang kinokolekta. Mga merchandise items ng kanyang paboritong K-pop group na BTS. Sa totoo lang daw, na-impluensyahan lang si Rochelle ng kanyang kapatid na siyang hardcore na BTS fan. Pero ngayon, isa na din siyang ganap na ARMY. Ang gagaling po nila, super talented. Yung appearance nila ang gagwapo, pero besides po noon, kumbaga, yung talent nila, yun yung talagang na-amaze ako. Yung buong concert na 2 oras na dire-diretso, hindi mo ma-feel sa kanila yung pagod. Parang ang gusto lang talaga nila is mag-perform para sa ARMYs. Sa mga ARMY po na kagaya namin. Simula lang daw sa DIY sticker ang koleksyon ng certified ARMY na si Rochelle. At tulad ng kanta ng kanyang idol at BTS member na si Jungkook, hindi niya namalayan na left and right na pala ang dami ng kanyang naging koleksyon. Ito daw kasi ang kanyang kaligayahan at tagatanggal ng stress bilang teenager. Para sa akin po, siya po yung magaling sumayaw, tapos guwapo. Halos lahat na ata kaya niya gawin sa kanila. Though siya yung bunso, siya po yung bunso. Iba po yung karisma niya para sa akin. Welcome to my ARMY room. Mula sa mga album, pajamas, tumblers, bags, at BTS stuffed toys, name it, she has it all.
Ito po yung mga BTS Tiny Tan dolls. So from Japan po ito. So ito po yung pinaka-favorite ko sa collection na to. So since bias po ako ni, bias ko po si JK. Yan, ito po yung aking favorite, one of our, my favorite doll. So ito po ay from Japan. Ito po yung ilan sa mga photo cards ko. Yeah. Pero konti lang po to. Ito po, first ever Q-Posket ko na BTS. So, mic drop. Mic drop edition po siya. Ito naman po ang ating collection ng pouches. Pouch. And dahil favorite ko si Jungkook, ito po yung iba't ibang klase ng dolls niya na kinolect ko. Ayan. Siyempre, na-obsessed din ako sa mga pajamas. Ito talaga, yung isa sa mga gustong-gusto kong kolektahin lagi is yung mga damit nila. Yung mga damit. So, yan, pajamas, all characters. Ito po yung light seat ng army fans. Yung army bomb. Kailangan, if BTS fan ka, ito yung must have. Dahil? Kasi ito yung pag nanonood ng concert, ito yung dadalhin mo. Yan. Pang cheer sa ating fan, sa ating idol. Yan. At hindi lang dyan natatapos ang pagkahilig ni Rachelle sa K-pop group na BTS. Dahil BTS inspired din ang itinayo niyang coffee shop. So nag-research lang naman din po ako ng mga Korean foods and nag-try naman po kami before po i-open po yung cafe. So nag-trial and error po tapos may nag-adjust lang po kami ng kaunting mga seasonings para po maging own recipe po yung sa cafe po. Sikat yun sa atin yung Galaxy Soda tsaka yung Army Frap. So yung Galaxy Soda naman is blueberry flavored soda and then yung Army Frap naman po is ube flavored frap. Dito hindi ka lang mabubusog sa masarap na Korean food. Busog pang iyong mata sa mga concerts ng BTS na ipinapalabas sa TV. Paraan din niya ito para suportahan ang tulad niyang K-pop fanatics na kung tawagin sila ngayon ay mga happy people. Doon pa lang po sa may hagdan kanina, nagtatatalo na ako kasi talaga nakakatawa. And seeing all of these pictures, nakaka-happy. Kung meron man daw nagtataas ng kilay at nanghihinayang sa perang ginagastos nila Ryan, Ducky at Rachelle, para sa kanilang mga koleksyon, ang masasabi na lang ng tatlo, walang basagan po ng trip. Sinusunod lang nila ang kanilang kapritsyo na siyang nagpapasaya at kumukompleto sa kanilang buhay. At ang importante sa lahat, wala silang inaagrabyado at wala silang inaapakang tao. Kasi kadalasan, walang katumbas na halaga ang tunay na kaligayahan na hinahanapan ng paraan ng isang tao. Kung kaya ng mga lalaki, aba, kaya na rin nating mga babae. Matagal na. Patunay dyan ang mga kakaibang Eva na inspirasyon na yon ng marami. May opisyal sa militar. Ang isa, climber na rin ng matataas na bundok. At ang isa na may sakit na vitiligo sa balat. Pero kalakasan pa niyang mag-model na isa ring babae. Let us celebrate womanhood ngayong Women's Month. Alamin ang galing ng mga Pinay sa How to Be You, Girl. Independent, matapang, may sariling diskarte, at kayang-kaya ng makipagsabayan sa mga lalaki. Sila ang mga modernong Eva sa makabagong panahon. Dahil hindi lang sila mga basta babae, sila ang mga babaeng may K. As in, kakayahan, kagandahan, at katapangan. Hello.
mala Spider-Man kung gumapang paakyat sa mga nagtataasang pader at bundok. Siya ang pinakabatang miyembro ng Philippine National Climbing Team, ang 12-year-old Spider-Woman ng Cagayan, Sofiel Prahati Praj de la Cruz. I was having the best time of my life. I was having fun, and in that sport, I really felt welcomed. Ang kanyang mga magulang ang naging inspirasyon niya sa pagpasok sa ganitong klaseng sports. Pareho raw kasing mga mountain at rock climber ang nanay at tatay ni Praj. Swerte siya kasi she was born into it. Like kami ng wife ko were climbers. So alam namin na hindi talaga siya delikado if you know what you're doing. Siyempre, bata pa lang siya. May kita niyo, may mga video siya, we're allowing her to just climb. Delikado ang sports climbing, lalo pat ang mga ginagawa ni Praj ay free solo at bouldering o pag-akyat na gamit lang ang mga kamay, paa at walang lubid na sumusuporta. He climbs at the standards of a lot of adults and at the same time, she trains at the US. We're also interested for her to inspire parang a lot of climbers her age dito sa Pilipinas. Kahit na delikado ito, nakasuporta pa rin ang kanyang mga magulang, lalo pat nag-uuwi ito ng karangalan para sa ating bansa. At her age, pound per pound, I think, a lot of us believe that she's the strongest Filipina. And sayang naman kung hindi namin i-develop. And wala pang naging Olympian sa angkan namin eh. Sa kanyang mga mapangahas na pag-akyat, nahihigitan pa niya ang mga lalaking climber. Marami na rin siyang nauwing medalya. At nito lang Disyembre, muling nagwagi ang Pinay na si Praj ng 2 gold medal at 1 silver mula sa Asian Climbing Championship. I always thought of, I'm going to make it to the Olympics. I don't know how I'm going to get there, but I always thought, I'm always going to strive for the Olympics, and I really want to get there really soon. Noong Huwebes, inimbita at pinarangalan si Praj ng Senado dahil sa karangalan na ibinigay niya sa bansa. At bago siya umuwi sa Amerika, sasali naman siya sa National Climbing Championship na gagawin mismo dito sa bansa. Idol talaga si girl! So I just want to tell you that if you work on it slowly, it doesn't have to be big, just take the really small baby steps, you're gonna get there high and you're gonna get there fast. Ibang tapang naman ang meron si Michiko Malonzo, ang 29-year-old na flight attendant na nagpapakita ng tunay na Pinay beauty inside and out. Sa likod ng kanyang magandang ngiti, makislap na mga mata ay ang kondisyon sa balat na tinatawag na vitiligo o kakulangan ng melanin, sanhi upang magkaroon ng mga patsipatsing puti sa kanyang balat. Sabi nila yan, merong mga hereditary o genetic supplementation, pero yung iba, kung ititrace mo yung history ng mga pasyente natin na nakikita, hindi naman lahat may genetic ano yan eh. Actually, yung iba pag tinanong mo, wala naman daw sa family. So, pwede ding environmental. Minsan yung trauma, yung stress, pwedeng mag-trigger. Nung una ay sa bandang mata lamang niya lumabas ang mga puti-puti sa balat. Nawawala pa nga daw ito kapag nilagyan ng ointment. Pero noong nagka-pandemya, na-stress ng sobra si Michiko. Kaya mabilis na dumami ang mga patsye sa kanyang balat hanggang sa hindi na kinaya ng anumang paggagamot. Kasi nag-start ako sa AirAsia ng wala anything. Tapos ngayon, sobrang dami na niya, sobrang visible na siya, so ang hirap tanggapin na makikita ng tao na bakit ganito yung skin condition ng cabin crew na to. Nung unay itinago niya ang kanyang kondisyon dahil bilang isang flight attendant at nagmomodelo pa siya, natakot sila ng kanyang ina na baka maapektuhan ang kanyang propesyon. Medyo nag-alala kami kasi nga nag-work na rin siya. Baka isa sa maging dahilan din na mamaya baka paalisin siya sa work.
Siyempre, tapos siyempre, hindi rin siya makakapag-apply sa iba. Pero hindi nagtagal dahil 1% lang ng mga tao sa buong mundo ang nagkakaroon ng vitiligo. Tinanggap niya ito at matapang na ipinakita, lalo na sa kanyang mga katrabaho, ang kakaibang kagandahang taglay. Hindi na niya itinago ang mga cute touches sa katawan. Ang minsang inakalang kapintasan, naging kalakasan pa ngayon ni Michiko. Nais niyang maging boses ng mga kababaihan na nakakaranas ng bullying at unfair judgment. Pangarap ko magkaroon ng billboard, hindi dahil lang na, dahil sa physical attribute. Gusto ko magkaroon ng campaign about sa vitiligo or sa skin condition, na kahit ganito tayo, may skin condition tayo, kaya natin magkaroon ng pangarap, matupad natin yung pangarap natin. Kasi at the end of the day, kailangan natin mahalin yung sarili natin eh. Kung hindi natin mamahalin yung sarili natin, sino pa bang magmamahal sa atin? Kundi tayo lang at yung family natin. Sa pagpapakita ng confidence, hinangaan siya ng kanyang mga katrabaho at susuportahan pa siya sa pangarap na maging modelo at ambassador ng mga may vitiligo. Confidently beautiful with purpose, si girl. Isa sa mga core values namin dito sa AirAsia yung tinatawag na celebrate individuals. Ibig sabihin, kahit na ano pang kulay mo, kahit na ano pa yung pinanggalingan mo, anong lahi mo, we will celebrate you for who you are. Beauty kasi para sa amin dito, wala siyang specific na standard. For as long as you are presentable and you have the right attitude. Mula sa Confident Pinay Cabin Crew, no more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Isang palaban namang miyembro ng Philippine Air Force ang nakilala namin. Siya si Colonel Rozel Salvosa, ang isa sa limang kauna-unahang babaeng kadete ng Air Force. Kinilala si Colonel Salvosa bilang kauna-unahan at natatanging babae na piloto na nag-aral sa Malaysian Armed Forces Defense College. Pumasok ako sa military dahil nung nakita ko na magiging ordinaryo lang ang buhay ko bilang isang nurse, parang mas gusto kong maging diversified. Gusto kong tahakin ang isang road or isang landas na wala pang nagsisimula para maging relevant ako, para maging modelo ako at para mapatunayan ko yung sarili ko na kaya ko ang ginagawa ng mga kalalakihan. Hindi dahil babae lang ako, kundi babae ako at kaya ko din na patunayan na kaya naming gawin ang ginagawa ng mga kalalakihan sa AFP. Nakasama rin siya sa mga operasyon sa pagsugpo sa mga NPA sa Atimonan, Quezon. Produkto kasi kami ng isang batas, Republic Act 7192. Isang batas na nagsususog na ang mga kababaihan ay maging equal partners for nation building. So 1993, nag-open ang Philippine Air Force Flying School at Philippine Military Academy na tumanggap ng mga babae. Before, it's a male-dominated organization. Hindi naman bawal, pero hindi talaga tinatanggap ang mga babae. At ngayon, sa limang unang babaeng piloto ng Air Force noon, siya na lang ang nananatili at naiwang nasa serbisyo. At bilang head instructor, isinusulong din niya ang gender and development sa PAF. Alam natin na ang mga kababaihan ay hindi lamang dapat recipient ng kung ano man ang meron na may bibigay na isang organisasyon. Dapat nagko-contribute din tayo, nagpa-participate tayo. Kung sasabihin mo na hadlang pa ba ang kasarian sa pagpasok sa isang organisasyon, sabi ko nga sa'yo, dumating ang punto na kailangan naming wasakin kung anumang pader, balakid. We had to break barriers, we had to break borders para lang ma-accept kami. And kailangan naming i-prove yung sarili namin. Sa gender awareness development journey ko, tatlong bagay ang lagi kong sineshare. You have to be committed,
you have to be competent, and of course, you have to take the consequences. Kasabay ng pagiging matapang na sundalong piloto, isang solo parent din sa tatlong anak, si Colonel Salvosa. Anything to drink? Si Mami po talaga is strict, no? Given na siguro yon talaga sa pagiging part ng AFP, no? But there has always been a soft spot for us, no? Pagdating talaga sa aming magkakapatid, lagi siyang super lambot ng puso niya, super hands-on na niya, and she tries her very best. Gets namin, understand din namin na she's not always there for us kahit ano. Kasi nga, sa work niya, pagiging sundalo, and gets namin yun, but she always makes time, she always makes compromises and compensates, and yun nga, hindi siya nagkukulang sa amin ever. I respect her and her career, and to me, it's more important that I see her enjoying her career, which oftentimes she does, even if it means she's busy. Hindi matatawaran ang sakripisyo niya bilang isang ina at sundalong babaeng panghimpapawid. Ang gusto ko namang sabihin is walang dapat maging hadlang kung ano man ang gusto mong maging pangarap. Dapat gawin mo ang lahat, magsumikap ka, magsakripisyo ka para makuha mo ang gusto mong premyo. So yun ang gusto kong sabihin sa lahat ng kababaihan. Hindi dahil babae ka or babae ka lang, kundi dahil babae tayo, may kakayanan tayo, kaya natin to, kaya nila, kaya din natin. Yun ang gusto kong iparating sa lahat. And Happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan na nagsusumikap, na iparating sa buong mundo na ang babae ay kaya ang lahat ng gawain ng mga lalaki at maaring higit pa. As one of the champions for the World Summit on Information Systems. Ang mga kahanga-hangang babae, sinusuportahan naman ng UN Women Philippines at Viviamo Incorporated. Kinikilala nila ang mga kontribusyon ng bawat babae na nagpapamalas ng kagalingan, tapang at nagbibigay karangalan sa bayan. Pinaka-importante na tinuturo namin sa BDJ is really Filipina to figure out ano yung goal niya sa buhay, ano ang pangarap niya. Mahalaga na bigyan natin ng highlight ang mga istorya ng mga kababaihang nagiging dahilan para mas ma-encourage din ng iba na tahakin yung landas na gusto nilang tahakin kahit na may takot or may kaba. Batayan ang kasarian ngayon sa anumang propesyon. Pantay-pantay na ang tingin sa bawat isa. Ang kasarian ay hindi naman kasi ganoon kahalaga. Dahil ang tapang at galing ay kayang ipamalas nino man at kung minsan ng mga babae. Kaya madalas ngayong itanong sa kanila, how to be you, girl? Isang dating construction worker na naging dishwasher at all-around boy, itong si Rolly ng Iloilo. Pero ngayon, asensado ng negosyante sa kanyang syudad dahil sa desisyong magtinda ng sariling produkto, ang siomay. At take note, 300 pesos lang daw ang kanyang puhunan. From 300 pesos, naging milyonaryo. Oh, nagulat kayo, no? Paano nangyari na ang buhay niya naging hayahay dahil sa siomay? Kasing sarap ng kanyang recipe na siomay at siopaw ang tinatamasang magandang buhay ngayon ni Rolly. Pero bago malasap ang asenso, katakot-takot na hirap at sakripisyo ang kanyang natikman. Teenager noon si Rolly nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Sa murang edad, napilitan siyang magbanat ng buto para matustusan ang kanyang pag-aaral. Labing tatlong taong gulang, nagtrabaho ka na. Yes, ma'am. Bakit? Kailangan din kasi yung makaano, maka
kita ng income para may pang-ano sa sarili ko kasi hindi na kami na sustentuhan ng ano ng nanay namin. Ano naman ang mga pinasok mo ng 13 years old? Na delivery ng mga chinelas, construction, tapos mga lumber yard. Nag-working student si Rolly pagtungtong ng edad na 17. Nasa first year college na siya noon. Pumapasok siya sa eskwela mula Lunes hanggang Biyernes. At nagtatrabaho bilang construction worker naman tuwing Sabado at Linggo. Sa mabigat na trabaho, ang kita lang niya ay 250 pesos kada araw. Pero dahil sapat lang daw para sa pang-araw-araw na pangangailangan ang kanyang kinikita, hindi na niya nakayang suportahan pa ang pag-aaral at napilitan na siyang tumigil. 1999 naman nang magtrabaho si Rolly sa isang mall sa Iloilo bilang isang bagger. Mula sa pagiging isang bagger, siya naman ay naging dishwasher sa isang mall sa Iloilo. Pero malaki ang kanyang naging pangarap na balang araw siya rin ay aasenso. So bakit ka namasukan? Namasukan ako para ma-survive ko rin yung sarili ko kasi hiwalay na nga yung parents ko. Tapos nakita ko na rin na mahirap kasi na mag-asa pa sa kanila. Dahil sa pursigido itong si Rolly, mula paghuhugas ng pinggan na toka niya, unti-unti namang nagpamalas ang binata ng interes sa pagluluto. Agad namang napansin ang kanyang potensyal ng boss. Kaya ipinadala siya sa Maynila at sumailalim sa training para mas magamay ang pagluluto sa loob ng 2 buwan. Nakapag-training ka ngayon? Yes, ma'am. Training ako. Sa pagiging contractual, naging regular na empleyado si Rolly sa kilalang fast food. At kahit kailan, hindi nawala sa kanyang isipan na ituloy ang naudlot na pag-aaral dahil sa kahirapan. Saan napunta yung kinikita mo? Yung kinikita ko, nung mga 2 years na ako na regular, doon ako nagpasya na mag-aaral kasi yung girlfriend ko, gusto niya mag-aaral ako. Ang gusto ko sana pulis, kaso lang yung salary ko, hindi kaya maging tuition ng pulis kasi mahal. Kaya naganap ng paraan kung saan makaskwila. Yung AHRM, mura kaya ng sahod ko, kaya doon ako nag-aral. Nakita ko kasi yung potential niya, mapursige na tao. Pinush ko siya na mag-aral. Sabi ko, for the future na talaga. Kasi for the family, hindi mo naman na malalaman kung anong what's next in the future. Pero yung importante kasi may credentials. Yun yung kasi yung paniniwala ako. Sa ikalawang pagkakataon, pinagsabay ni Rolly ang pag-aaral at pagtatrabaho. Empleyado sa araw, estudyante sa gabi. Pagdating ng 2005, nakuha na ni Rolly ang pinapangarap niyang diploma sa kursong HRM. Nang makapagtapos ng kolehiyo, ipinagpatuloy pa rin ni Rolly ang pagtatrabaho at dahil sa kanyang karanasan, training at natutunan, siya na mismo ang nagtayo ng sariling negosyo. Sa kanyang desisyon, ano kaya ang magiging resulta sa kanyang buhay? Magtatagumpay ba si Rolly? O muling babalik sa kahirapan? Ang sagot, malalaman sa pagbabalik ng Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Sa 10 taong pamamasukan, isinugal ni Rolly ang kanyang kabuhayan at kapalaran nang magdesisyong magtayo ng kanyang sariling Shomai business. At sa pag-resign mo sa pamamasukan, ito na nga ang naging simula ng pagluto mo ng Shomai. Yes, ma'am.
sa maniwala kayo o hindi, 300 pesos lang ang halaga ng puhunan noon ni Rolly sa kanyang pinlanong show My Business. Gamit ang kanyang sariling recipe, nagsimula muna siya sa isang kilong giniling na baboy. Simula magluto ng siomay? Sa bahay lang? Sa bahay lang po. Ang dati po, isang kilo lang pa, tikim-tikim lang sa gilid. Tapos, dyan lang sa harap namin ng inupa naman yung bahay. Dyan ako nagtitinda. Siomay po! Siomay kayo dyan! Siomay po! Para mas marami ang makabili ng siomay ni Rolly, inisip niyang mano-manong ilako ito sa mga kalsada ng Iloilo. Paano ka naglalako ng siomay? Nagano lang po ako, ma'am. Meron akong bag. Tapos, nilalakad ko lang yung Port San Pedro at saka City hanggang kahit saan hanggang maubos lang yung tinitinda ko. Totoo nga. Yes, ma'am. E dinabalik ka na naman sa mabigat na buhat at saka init. Pinanindigan ko kasi sabi ko, mag-ano ako ng sarili ko. Kaya sa awa ng Panginoon, ang dami ko na rin na encounter na i-ano ka ng malinis ba ito yung sumay mo? Mm-mm. Parang inaano ka ng mga customer. Sabi ko, yes, ma'am. Malinis ba yan, ma'am? Totoo nga ang kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Hindi nagtagal, nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Rolly. 2009 nang maitayo ang maliit na tindahan ni Rolly ng siomay na tinawag niyang Bukan. So, sino si Bukan? Yun yung palaya ko nung maliit ko hanggang nagtrabaho ko ng fast food. Bakit Bukan ang tawag sa'yo dati? Yung katawan ko sa'yo, mamalaki, parang Bukan at saka maputi. Mula sa kita na 100 piso kada araw sa paglalako ng siomay sa kalsada, abang ngayon, 4 na ang branches ng Bukan Siomay dito sa kanilang probinsya. At hindi lang yan, siya pa ang supplier sa 8 mga malls sa kanyang sariling recipe ng special siomay. Masarap ang lasa na pagkain dito. Mura na, malasa pa. Ano ang magandang favorite ninyo order dito? Kahit lahat ng mga pagkain dito eh. Masarap ang lasa. Tsaka mababait yung mga dito, yung mga food assistant, mababait. Lalo na yung may-ari, mababait yan. Very proud ako sa kanya kasi yung purpose niya sa paggawa, kahit nahirapan siya, meron siyang goal at saka purpose. So, doon ako naniwala sa goal at purpose niya. Kaya ngayon, kahit working ako, I'm at his back na to support him all the way. Sige, yun niya lang gyapon ang iyak eh, batasan. Mabinuligon, gaulikid sa amon nga pamilya, kagwala ginsayaga mo. Alakas yung loob mo. Ano ba ang dapat na iniisip kapag papasok ka ng negosyo? Lakas ng loob, tapos number one, ma'am, yung panalangin mo sa Panginoon. Hinamon ka ng buhay at talagang sinakyan mo yung hamon na yon. Yes, ma'am. Hinarap ko kasi alam ko naman yung ginagawa ko tama at malalampasan ko rin ito pagkasama ko yung Panginoon. Sa ngayon, masaya at kontento si Rolly sa nangyari sa kanyang buhay. Marami man siyang hirap at sakripisyo na naranasan, nagpapasalamat siya sa Panginoon na pinalitan naman ito ng inaasam niyang kaginhawahan sa buhay. Ano naman ang payo mo doon sa mga nangangarap na galing din sa hirap, sa pamamasukan tulad mo na nagnegosyo at nagtagumpay? Sa akin ma'am, ano, sa base experience ko, ano, siguro na panalangin. Isama mo yung Panginoon sa lahat mo ng desisyon, lalo na pag malaki. Huwag matakot, alam mo yung tamang ginagawa mo, ipakilala mo kung ano ka. Importante, hindi ka lang nang-aapak ng tao, huwag kang sasuko, diretsuhin mo lang. Tiyak ako na malalampasan mo rin yung mga challenges na madadaanan mo dahil part yan ng iyong pangarap na gusto mong abutin. Ang dating trabahador, boss na ngayon. Ang dating nangangamuhan, ngayon siya na ang amo. At ang dating empleyado, ngayon may mga sarili na ring pinapasweldo. Pinatunayan ni Rolly na libre lang ang mangarap. Pero dapat ang pangarap may kaakibat na pagsisikap. Thank you.
The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa naming mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.